guys! Welcome to my channel! Ang gagawin natin ngayon ay ituturo ko sa inyo kung paano lumaki yung mga halaman ko na hindi na ako gumagamit ng mamahaling fertilizer. Yung ginagamit ko, yung ground coffee beans na pinaggamitan na. Yung hindi ko tinatapon, iniipon ko lang siya para sa mga halaman ko na ginagawa ko siyang pampataba or alternative na lupa. Kung yung mga halaman nyo na nasa paso, kung konti na lang yung lupa, pwede nyong idagdag yung ground coffee beans na nagamit na. Huwag nyong itapon kasi sayang. Nagagamit po yun sa mga halaman. Pwede nyong gawing pampataba. Kaya ngayon guys, papakita ko sa inyo kung paano ko ginawa. Guys, kukuha na tayo ng ground coffee beans dun sa coffee maker namin. Dito ko siya kinukuha yung gamit na. Yan. Tanggalin lang natin. Tsukaw natin dito sa loob. Ito po siya. Yan. Yan po yung mga ground coffee beans na gamit na. Isalin natin siya para ilagay natin dun sa mga halaman. Para din po siyang lupa. Kasi durog po siya na ano. Yan. Pwede siyang gawing pang alternative na lupa. Kung sakaling kunti na lang yung lupa sa mga paso nyo, pwede nitong ipandagdag. At least, ano pa siya? May fertilizer na yung organic fertilizer na nano. Yan. Yan siya. Ngayon, dadalhin natin dun sa labas. Yan guys, may eucalyptus kami. Yung eucalyptus namin, ano na siya? Tuyo na siya, pero hindi nalalaglag yung dahon. Tsaka may ano kami dito? Snake plant. Yan, snake plant. Yan, malaki na siya. Doon po kasi sa terrace namin nilagay yung mga halaman para maarawan. Tsaka may fresh air na makukuha yung halaman namin. Yan. Ito yung view. Mahirap kasi palakihin yung mga halaman pag ganito yung lugar na nasa mataas. Tapos, ano siya? Mainit yung hangin. Hindi malamig. Tsaka malayo sa ano, pagkuhanan ng lupa. Kaya nung naisipan kong gawin yung ano, ito yung mga halaman namin. Yan. Ito may coffee beans na siya. Ground coffee beans na. Yan. Yan. Ano na to? 8 months na to dito. Tsaka ito. Ito rin. Ito yung pinakauna kong nilagyan ng ground coffee beans. Yan. Dati, nung dumating siya di hanggang dito lang. Nilagay namin siya dun sa loob. Munti ka na siyang mamatay. Nilabas ko dito. Tsaka yung mga dahon niya dati, unti-unting namamatay siya. Kasi yung lupa niya, nagka-crack-crack siya. Hindi siya, ano, parang nawala na yata siya ng fertilizer sa lupa. Kaya nung unti-unti siyang namamatay, nagtatanggalan yung mga dahon niya. Kaya nung nakita ko yung mga kape na pinagamitan, ginawa kong alternative na lupa. Kasi mukha namin siyang lupa. Oh. Mukha siyang lupa. Yun. Tapos nung nilagay ko siya, nagkaroon siya ng bagong dahon. Yung mga dahon niya na dati, hindi na siya naninilaw, hindi na siya namamatay. Nagkaroon siya ng bagong dahon. At saka unti-unti,
lumaki. Ayan, mahaba na siya. Ayan, mahaba. At saka ito, ito maliit pa lang to nung dumating dito sa amin. Maliit, sobrang liit. Parang yung puno niya nandito pa sa lupa bagong tanim pa siya. E nung nilagyan ko siya ng ground coffee beans, ayan, unti-unti na siyang lumaki at gumanda yung mga dahon niya. Ayan, ito yung ground coffee beans na nilagay ko. Tsaka ito rin, ayan, ito. Pag dito kasi sa condo yung mga halaman mo, pag walang fertilizer, mahirap makasurvive. Hindi siya mabubuhay ng maayos. Kasi mainit yung hangin, tapos ano, hindi ka basta-basta makakuha ng lupa. Lalo na sa mataas yung ano mo, tinitirhan mo. Kaya naisipan ko na ilagay yung ground coffee beans sa mga halaman. Yan, ganda. Yan. Ito. Yan. Ngayon, maglalagay tayo ng ground coffee beans sa mga puno. Lalagay natin. Medyo mahangin dito sa taas. Maganda yung ground coffee beans na ilalagay, yung inaamag na. Kasi dagdag ano siya, dagdag fertilizer yung amag. Kasi nakano siya, naka tuyong tuyo na siya yung ground coffee beans na mula dun sa pinagkunan ko na coffee maker. Tsaka ito, lagyan din natin kasi mukhang konti na lang yung ano niya, sumiksik na sa ilalim. Maganda to kasi sumisiksik talaga yung mga ano niya, fertilizer niya, sumisiksik sa ilalim. At saka maganda siya guys kasi habang tumatagal, mas lalong gumaganda yung fertilizer na binibigay niya, kasi unti-unting nabubulok yung ground coffee beans na nilalagay sa kanila. Ito guys, yung pinakauna kong pinag-inventohan. Ito. Ito yung pinakauna kong pinaglagyan. E akala ko nga eh, mamamatay lang siya hanggang 3 weeks lang. E ngayon 8 months na. Buhay na buhay at saka malusog na malusog yung mga halaman ko. Pag-aalaga kasi ng halaman, parang love life lang yan. Kailangan mong ano, kailangan yung alagaan na mabuti. At saka, yung totoong pagmamahal talaga. Hindi yung, kunyari, minamahal mo, pero pinapabayaan mo pala. Yan guys. Ito. Mahal na mahal ako yung mga halaman ko. Pero nagdidilig ako nito guys, once a day lang, tuwing umaga. Kasi hindi ako nagdidilig pag hapon. Kasi baka mamatay sila sa init. Mainit yung ano nila, yung lupa or paso, mainit, tapos biglang buusan ng tubig, hindi maluto sila, hindi mamatay guys. To yan, mahirap kasi mag-alaga sa mga matataas na lugar tulad ng condo. Mahirap ka makakuha ng lupa na maayos or mataba na lupa. Kaya itong kape, pwede na itong pang alternative na lupa. Gamitin sa mga halaman. Kasi maganda yung idudulot nito. Tumataba yung mga halaman nyo. Tsaka nakaka-survive kahit abutin pa ng ilang taon. Basta tuloy-tuloy yung paglagay nyo. Pero pag naglalagay ako guys, pwede siyang once a month or
pag-abutin pa ng 2 buwan kasi hindi naman siya basta-basta naaanod yung fertilizers niya. Ingay ng helicopter dumaan. Hindi basta-basta maaanod yung fertilizers na nataglay sa kanya kasi unti-unting ano siya, nabubulok. Habang tumatagal, mas lalong tumataas yung fertilizer na binibigay niya. Hindi siya basta-basta mauubos. Hindi tulad ng fertilizer na nabibili natin sa tindahan or sa kahit saan na nabibili na 1 linggo or 2 linggo lang, kailangan mo na naman maglagay uli kasi yung lupa niya, wala ng fertilizer kasi pag nasobrahan mo ng buhos ng tubig, lalo na pag nasa paso yung halaman mo, pag nasobrahan mo ng buhos, ay yung fertilizer niya, maanod, isasama sa tubig. Yan. Ito bago to guys. Bago. Aalagaan ko siya ng maayos. Kasi maganda eh. Tsaka ito. Ito yung pinakauna dito. Ito yung pinakaunang halaman ko. Tapos, sunod ito. Lahat lang to ay puro bigay. Kaya pag binigay sa'yo, alagaan mo. Tulad ng jowa. Yan ay binigay ng niyang tadhana. Kaya pag kung gusto mo may forever, alagaan mo ng maayos. Alagaan mo ng mabuti. Kasi doon kayo makakuha ng forever kung maganda yung pag-aalaga. Yan. Guys. Yan. Ito yung 2 sabay itong dumating sa amin. Kaya, yan. Magkakulay din sila. Pero iba-iba yung dahon. Iba-iba. Yan. Yan guys. Na yun yung lugar namin. O, diba? Nasa taas kami. Ayan. Yan guys, magdidilig tayo ng konting tubig. Lalagyan natin ng konting tubig para ma-absorb ng halaman yung nilagay nating coffee beans. Yan. Nilagyan natin ng konting tubig. Tsaka ito para ma-absorb nila yung nutrients na mula sa ground coffee beans. Ito. Ako guys, subukan nyo to. I'm sure. Hindi kayo ma-i-stress sa mga halaman nyo pag maganda yung tubo, malusog sila, tsaka tumataba. Maganda kasi tingnan yung halaman pag yung dahon niya. Hindi siya naninilaw, hindi siya nasisira, hindi siya namamatay. Yan guys. Yan. Ayan natin ng tubig. Napuno na to sila sa kakalagay ko ng ground coffee beans kasi every month ako naglalagay nito eh. Yan. So, sa pinakita ko sa inyo yung mga halaman ko kung paano ko sila inalagaan ng ilang buwan. Ilang buwan na guys. Gamit lang yung kape na yung ano na siya, yung pinagamitan na rin. Kinukunan na ng katas. Hindi ko siya itinatapon kasi yun yung nilalagay ko sa halaman na pang alternative na lupa at saka mas maganda rin siya kasi yun yung organic fertilizer talaga. Organic talaga siya. Hindi siya tulad ng nabibili natin sa tindahan na yung halaman, pag hindi na nalagyan nun, unti-unti siyang pumapayat, namamatay. Kasi yun yung hinahanap ng halaman, yung fertilizer na yun. Pero yung ground coffee beans na ginagamit ko, kahit matagal mo siyang hindi mo siya nilalagyan, okay lang yun. Kasi habang tumatagal, mas lalong
dumadami yung fertilizer na may ibibigay niya kasi nabubulok na rin yung ground coffee beans na nilalagay ko doon. Kaya guys, kung mahilig kayo sa kape, mahilig kayo sa halaman, yun ang gawin nyo. Tipid sa gasto na yun guys. Wala na kayong gagastusin. Kasi yung ground coffee beans na ginagamit mo sa araw-araw ng nagkakape ka, pwede mo rin gamitin yun sa halaman. At least hindi ka na bumibili ng fertilizer na ang mahal-mahal guys. Iisahan na lang yung bili mo. Bibili ka ng kape na panggamit mo at saka yun. Pwede na rin gamitin sa halaman. At saka maganda pa yung halaman guys. Promise guys, mataba yung halaman at saka hindi siya basta-basta namamatay. Kapag dinidiligan mo siya, nagdidilig ako guys, tuwing umaga lang siya guys, at saka kailangan, tinatanggalan mo siya ng dahon na, yung matanda na dahon na nano na siya, yung nag-dry na siya, kailangan tinatanggal mo siya, nililinisan mo rin siya. Tulad ng bahay mo, kailangan maglilinis ka para maganda tingnan. Kaya guys, sana may natutunan kayo at saka nag-enjoy kayo sa mga pinakita ko sa inyo, yung halaman ko. Okay guys, bye-bye!